programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang mapagkakatiwalaan. Nagtitiwala sa ABS-CBN News and Current Affairs. Kung mahusay ang pagkalap at pagsinop ng ebidensya, lumaki ang tsansang maligtas ang anumang krimeng sinisiyasat. Kaya nga sa bawat kasong patutukan ng aming kamera, dadalhin kayo ng RT-23B at SOCO sa mismong sentro ng investigasyon at mga detalye tungkol sa geometric properties. Sabay-sabay tayo hanggang sa pagpupursige sa paghahanap ng katotohanan gamit ang siyensya, lohiko at busyong hamuntong sa pagkalutas ng aming kasong tinututukan at subject na pinag-aaralan. Kumanda na sa misteryo at drama at katotohanang pagsisiyasap hatid ng iyong RT-23B Scene of Crime Operatives. January 13, 2014, alas 2 ng hapon ay nangyari ang isang krimen na di inaasahan ng sinumaan. Gaya ng mga estudyante, si April Shane Ducot ay pumasok sa paralan na may masamang pagtitingin si Kurt Andrew Tengsot. Ano kaya ang mangyari kay April Shane Ducot? Isang umaga ng ika-13 araw ng Enero 2014, pumunta sa paralan at pumasok sa kanyang klaseng RT-23B ang biktimang nangangalang April Shane Ducot. Dahil sa kanyang angking talino, naabot niya ang pagiging isang DL o Dance Lister. At ng mga panahong iyon, hindi niya sukat akalain na may maingit sa isa sa kanyang mga kaklaseng. Ayun pala ang suspect na si Andrew Hugh, Kurt Tengson, Manong Kurt, Papa Kurt. Langhiya naman ang dami niyang pangalan. Tunghayan ang pinakamababaw na krimen dito lang sa Scene of the Crime Operatives. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning. Ay, buta na dyan. Salamat. Okay na, ma'am. Okay na. Bye. So, snob, no? Hago kayo. Eh, gadot pa na ako si Danara sa ama. Kilala, ma'am. So, how was your weekend, class? Okay lang, ma'am. Okay, study, no? Gamay okay lang. Hala, are you ready for the quiz? Ikaw, no, ma'am. No! Ma'am, wala ba nila inform? Ay, dapat advance. Study kami. Okay. So, let's start with the lesson proper. Rock and learn. So, what is geometric property? We all know the geometric property refers to the sharpness of the structural line found in the radiographic image. What is the role of the RT? The role of the RT is to minimize the information loss by the use of accurate factors that affects the sharpness of the image. There are two types of geometric properties, namely recorded detail and distortion. Optimal geometric quality can be achieved by maximizing the recorded detail and minimizing the image distortion. What is this image all about? I don't know. I got to tell you that recorded detail refers to the sharpness of the structural lines that make up the radiographic image. What does the fox say? What is resolution?
Resolution is the ability of the imaging system to resolve or distinguish between two adjacent structures. There are two types of resolution, namely spatial resolution and contrast resolution. Spatial resolution refers to the smallest detail that can be detected in an image. Contrast resolution is the ability of the imaging system to distinguish small objects having similar subject contrast. Class, kasabot? Yes, ma'am. Good. There are three factors of recorded detail, namely geometric, receptor, motion, and sharpness. So what is focal spot? Focal spot is the region of the anode target in which electrons interact to produce X-rays. So, as focal spot increase, and sharpness increases, and recorded detail decreases, and vice versa. The last two factors that affects geometric and sharpness is SID and OID. So what is SID? Now I know that SID is the source to image receptor distance, and its relationship to recorded detail is directly proportional. Last factor that affects geometric and sharpness is OID, Dana. So what is OID? OID is the object to image receptor distance. What is its relationship to recorded detail? The relationship of OID to recorded detail is inversely proportional. Kasabot mo, class? Yes, ma'am. There's one thing I would like you to add. It's line focus principle. Line focus principle is used to reduce the effective area of the focal spot for better resolution. To achieve this one, you should minimize the effective focal spot and maximize the actual focal spot to absorb heat for heat dissipation. So what is motion and sharpness? This radiogram is one example of motion and sharpness. Motion and sharpness is due to the tube, patient part, or image receptor that greatly decreases recorded detail. And to add, unsharpness resulting from patient motion can be classified into two, voluntary and involuntary. The last factor that is under recorded detail is receptor and sharpness. Receptor and sharpness is due to the improper alignment of the image receptor. What is distortion? Distortion results from the misrepresentation of either size or shape of the anatomical part. There are two types of distortion: size distortion and shape distortion. So what is size distortion? Size distortion is also termed as magnification. It is an increase in object's image size compared to its actual size. So the relationship of size distortion to OID is direct, while SID is inverse. Shape distortion is also known as true distortion. Shape distortion appears in two different ways, namely elongation and foreshortening. Elongation refers to an image that appears longer than the true objects. Foreshortening refers to an image that appears shorter than true objects. Angulation refers to the direction and degree of the tube which is moved from its normal position perpendicular to the image receptor. The most common direction of the tube is longitudinal. Longitudinal angulation are usually termed as cephalate when the tube is angled towards the head and gouted towards the feet. And finally, degree is a simply a method describing the exact amount of the angulation. I came in like a wrecking ball. Sige, magsabi na ka? Oo, kagabi, ilan na. Kasi na mababagsak ko ka nga. Medyo kong masunod na bagsak. Gusto ko, pasal dyan. May pa ka ako. Ang pa-study, uy. Ang pa-study kagabi. Eh, gano'n kong text-text, SB. Ha, lapon lang yan. Text-text mo ka, Chabit. Balik.
uy. Okay, guys, ready kami sa quiz? Ready na ba to the world? Tama na yung mga class, remember ha, geometric properties involves regarded detail and distortion. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so, chini-arise na ba? Ma'am, walang mobile pen? Any color. Thank you, ma'am. Sa ba? Yung mga iPhone, mga Android, right? Pangtakuhan, no? Kasi mga plans, kaya, baka, sa po, pwede ko, edi, kuha dyan na, kapilin yung load, ha? Kung charger ko. Alam mo, pwede ko yung load ako, dito sa kuha. Dito, ma'am, one month, may niya kuha. Okay, kaso na. Anli pa ni ma'am. Oo, basta. Light, okay, 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 Hi, I am very disappointed with the result. Ano ba, ma'am? Bagsak na ko no. Two students of pass. Out of 203 students? Huh? Oh my God. Ah, wala na ko alam, ma'am. Pasal man to, pasal to. Kasi, hindi mo ba't ikaw nag-check mo? Sino mo, mali mo na i-changes. Mali mo matulo, maupat, and... Unta lang na, ma'am. Sige, sige. Sige, class dismissed. Okay lang, tapos ihatag na ako ang results and pieces kanina. So, si April, siya na naka-perfect, 15 over 15. Tapos, si Kirti, 13 over 15. Ato si Paul? Amanda, si Arnold. Ikaw na lang hatag. Oh, ma'am. Ikaw na lang. Yes, well, hindi ko sa dyan. Bagsak, dai. My God. No, 15, ma'am. Omara Place, where rich men go to get a poor man's body, and where everybody's favorite exercise is judging. I'm Bugat Explorer from Davao City. And this is the Philippine Gym. Let's go. Working out is important as it establishes dominance and the pride. The more visible abdominals, the higher the social status. The Philippine Gym is home to some of the most amazing creatures. Creatures such as the chicken legs, whose every day is upper body day. And of course, the conyo. A creature's only reason for working out is to mix and duck other conyos in the gym, dude. I can do that. I just don't wanna. Blimey! This conyo seems to be struggling. But where's his spotter? Over there! Our conyo spotter seems to have metamorphosized into a strange and bizarre creature. Unable to assist his partner. I have to do something, or this conyo is doomed. Luckily, I speak conyo. Dude, pare, you're so weird when you're gutom. Here, make chibog the Snickers. Better? Dude, better. You know you when you're hungry. Hungry? Grab a Snickers. Maganda na nga at matalino para si April Shane Ducot. Kaya na nga maraming kalalakihan ang nagkakagusto sa kanya. Sayang nga lamang sa edad na 18 anyos ay binawian siya ng buhay at masaklap pa ay namatay siya ng walang awang pinagsasaksak. Tunghayan ang kwentong krimen tampok ngayong hapon ng iyong RT203B SOCO. Kitang-kita ng mga soko ang ebidensya na nakalaray. Dito mismo pinatay ang suspect. Bawat hakbang ng mga investigador ay ating sasabayan upang unti-unti nating mabuo ang mga detaling ng misteryong ito. Sa gitna ng aming pag-iimbestiga ay aming makapanayam ang magulang ng biktima na si Nanay Anggi Ducot. O kinikilalang si Nanay Anggi,
tila naghahanap ng hustisya para sa kanyang unika iha. Yung anak ko ay mabait na mabait talaga. May strong personality at napaka-supportive. Sinabi niya gusto niya mag-aral sa Davao City. Pinayaan ko siya. Hindi ako nagdalawang isip. Doon ko din siya pinag-board sa Malvar sa 477. Kahit mahal, binabayaran ko. Dahil alam kong hindi na makakapagpaligaya sa kanya. Sana makamit ang hustisya ng kamatay ng anak. Walang young killer yun. Sa kabila ng lahat sa nangyari sa biktima ay may tumawag na witness na itatago na lang natin sa pangalang Buena Nilo Ventura. One day, I saw Shane walking. Siguro pa uwi siya. Na nagtaka ako kasi there was a black car making sunod her. Maya-maya, there was a guy wearing orange shirt na buwaba sa car. Nashock ako kasi it was Kurt. He was holding something sharp. Takot ako kasi it was like, so fierce to face. Anyway, so yun, sinundan ko sila while making tago. And Kurt was following Shane. Nakita ko with my own two eyes kung paano niya kinil si Shane. And I was like, OMG! And then I saw Kurt dali-daling umalis and left Shane's dead body. I knew there was something because the other day I saw Shane making halongkat a document at Ma'am Danara Tree's table. Kurt, I think, was supposed to get it, kaya nag-away tuloy sila. Then yun, I noticed how Kurt hates Shane na. Lahat ng anggulo ay kitang-kita ng SOCO kung ano ang nangyari sa biktima. So, dahil sa kagalingan ng SOCO, napag-alaman ang bawat detalye sa patay kay April Shane Duco. Magandang tanghali mga kaibigan, kapuso, kapatid, kapamilya at kabarkada. Kanina 7:30 na umaga ay nahuli na namin ang suspect sa bahay ng kanyang ina saan siya ay nagtatago. Sa paghain namin ng arrest warrant, ay hinalugog din namin ang kanilang bahay kung makahanap ng karagdagang ebidensya. Sa kaklat ko yan, nagsaka na namin siya ng frustrated homicide at maaaring nasintensya siya kung hindi ko kulang ng isang cell upang imitate ang RT 203. Sa mga may balak pumatay ng mga inosente, hindi kayo pwede dito. Davao is dangerous to criminals like you! Sa ngayon, pinanagutan na ni Kurt Andrew Tengson ang krimeng ginawa sa biktima na si April Shane Ducot at sa kasalukuyan binabayaran sa Malvar City Jail ang kasalanang nagawa ng suspect sa biktima at dahil na rin sa ating batas na RA 7431 Section 27 na kung saan nakapaloob na kailangan ulitin ang major subject niyang RT 203 B. Inanapit sa'yo! Saka na yan? Sa loob! Pasok! Diyan ka! Magulo ka dyan!
sa pagkasulba sa kaso ng biktima ay nabigyan ng hustisya ang pamilya Duco. At bilang isang artist student ay marami tayong natutunan. Lalong-lalo na na kailangan paikliin ang mga nawawalang impormasyon sa tamang paggamit ng exposure factors pang makamit ang sharpness of the image. Dapat din natin ikonsidera ang paggamit ng pinakamaliit na focal spot size sa kinakailangang recorded detail sa tuwing magkaroon ng eksaminasyon. Sa pagsisiyasat ay natutunan natin na isa ang objective ng videography na dapat nating i-control ang unsharpness of the image upang hindi makawala sa image diagnosis. Kung kami man ay hindi makapasa sa RT203B, masisigurado ko sa inyo na may bagong kabanata, tampok pa rin ang mga lihim na nababalot ng misteryo at kababawan na krimen dito sa RT203B Scene of the Crime Operatives.